Good morning po sa lahat. Magluluto po tayo ng ulam para po sa pananghalian at ang iluluto ko po ay adobong manok. Samahan niyo po ako, sana po magustuhan niyo yung aking iluluto. Ako po si Sek Maya at welcome po sa aking channel. 10:20 na po ng umaga at magluluto po tayo ng ulam para po sa pananghalian. Tignan ko yung bigas namin at namaho, binilad po namin dito. Nabasa po kasi. Kaya binilad natin, no? Ayan, napakainit. Magluluto na po tayo. Para po ulam namin sa tanghalian. Ang iluluto ko po ay... Iluluto ko po ay adobong manok na may patatas. Na ang lasa ay manamis-namis. Tara, samahan niyo po ako. At happy Wednesday po sa ating lahat. Patatas po muna tayo bago tayo magluto. Una po natin gagawin ay magsaing, syempre. Bago natin gagawin yung ano, bago tayo magluto. Ayan, nakasalang na po. Magluluto ako ng adobong manok. Sunog po yung bawang, tinanggal ko na lang, gagawa ko bago. Pinalitan natin yung bawang dahil nasunog. Tanggal ko itong nasunog na bawang kasi baka pumait yung adobo natin. Pinalitan ko. Yun o, lagyan natin ng konting tubig. Kasi mas masarap yung ano, malambot yung manok. Yan, hindi pa rin kumukulo. Ito po yung nilalagay natin. Mas madaling timplahan. Imbis na suka, ito po yung ilalagay ko. Lagyan ko na po. Kulo na po. Lalagyan na po natin ng toyo. Lagyan na rin po natin ng paminta. Ayan. Tapos lagyan natin ng patatas para may gulay. Yun o. Lagyan po natin ng asukal para medyo matamis. Ko po yung ibang bawang na hindi na maganong sunog. Para bumang. Wow, ang sarap. Chili. Saka sibuyas. Luto na po yan. Tara. Po yung nakuha nating okra, kinuha na natin, baka tumanda. Ito na po yung okrang nakuha natin sa ano, sa bukid namin, pinapakuluan ko. At sasawsaw na lang natin sa toyo kalamansi. Luto na yung okra. Ano na sabi niya? Gagawa tayo ng sawsawan, toyo at kalamansi. Sa bukid. Sarap. Sarap ng kain. Ayan, pinakuluan lang natin yung okra. Sarap. Kasi sariwa pa, manamis-namis. Kainan na. Ano lasa, Pior? Sarap. Ng okra. Manamis-namis? Eh, ano kaya yung malalaki? Ako rin kakain na, naingit ako sa ano. Parang ang sarap-sarap ng okra eh. Ate, ikaw, gusto mong okra? Tikman mo na.
Maliit lang kung gusto mo. Ilagay mo siya. Oh, toyo at kalamansi lang ang katapat ng okra. Pang ulam na talaga yan. Ayan, kain na po tayo. Tapos na po kami kumain. Ayan na lang po yung natira. Malambot po. Ano? Sarap ng okra. Ayun, sabi ni Pioro. Sarap talaga pag sarili mong taning. Pan mo ay, kainin mo, grabe, ibang sarap. Manamis na miss. Oo. Sulit. Hindi ka makita, maitim ka kasi. Hindi. Yan. Nandiyan na po siya. Pagkakatapos niya kumain, dyan po siya pumupuesto. Maraming salamat. Nabusog kami. Sa ulam namin na okra. Galing sa aming garden. Ate, tanim niyo to eh. Matamis po yung lasa niya. Matamis. Ito na po yung ating natanggal na harvest natin. Ayan, ang dami na naman. Ano? May ulam na naman po tayo. Ayan, magandang tanghali. Iluluto na naman po natin yung ating naaning okra at sitaw po sa ating garden. At ngayon po, iluluto natin to. Hahaluan po natin ang ibang gulay. At gagawin po nating dininding para po sa ating ulam sa pananghalian ngayong araw na to. Ito pong dininding na niluluto natin, paparisan po natin ng pritong isda. Mamaya po, magpiprito po tayo ng isda. At alam nyo na po yung kakailanganin natin sa pagluluto ng gulay. Ayan po, sabaw ng bagoong isda. Magpapakulo po tayo ng tubig. Lalagyan natin ng luya. Pag kumulo, pwede na po natin ilagay yung bawang. At isunod na po natin yung sibuyas. Tapos bagong isda, ayan, pwede yung lagyan ng marami, depende po sa inyong panlasa. Halu-haluin at lagay na po natin yung kamatis. Dahil kumukulo na po, pwede na po natin ilagay yung gulay. Ayan, inuna po natin yung papaya kasi medyo matigas siya. Maya-maya po, pwede na rin po natin ilagay yung ating pong sitaw. Ayan. Kasi medyo matigas din po siya. Ito po pwede nating haluan to ng kalabasa o kaya malunggay para mas masarap. Tapos nilagay na po natin yung okra. Ayan po yung napitas natin sa aming garden. Yung okra at sitaw. Dahil kumukulo na po, ilagay na po natin yung talong. At lagyan natin ng sili. Ayan, siling green po yung nilalagay ko kasi ayaw ko po na masyadong maanghang. At lagyan na po natin ng paminta. Ayan, pwede na po tayong kumain. Luto na po yung isda at saka yung gulay. Sa lahat po ng manonood, maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo. Mabuhay po tayong lahat.